Okay, mga boss. So, meron naman tayong to troubleshoot mga boss dito sa Mercedes-Benz na Actros. So, ang problema niya mga boss, yung air system niya. So, mabilis siyang mawala. Isang apag, dalawang apag, ubos na yung hangin. So, delikado to mga boss, yung air brake system niya. So, ito troubleshoot natin mga boss kung anong sira. So, samahan niyo ko mga boss. So, pandarin lang natin mga boss para makita nyo. So, nagwa-warning pa. Kakargaan lang natin ang hangin. Check natin yung hangin yan. Yan ang nagwa-warning oh. Yan tumutol na yung boss. Radiator yan. Yung pula. So marami siyang malfunction. Mayroong nakalagay stop oh. Warning din yung cabin. Ibig sabihin hindi nagsasara yung cabin oh. Yung switch siguro. Okay. Daming malfunction. So check lang natin yung air system niya. Ang hirap ng button na ayun oh, lumalabas yung BS brake system. May problema ang brake system niya. So check muna natin yung hangin. Mga boss. Ayan. Nagwa-warning yung radiator, tubig. Ayan. So hanapin lang natin. Okay. Ayun, yun na yung hangin niya. So 8.8 bar. Dapat yan nasa 10.4. Yan ang pinaka standard niya. Kargahin natin. Dalawa yan mga boss. Ito rin yung manual niyang gauge sa hangin. So ito yung sa computer, sa screen. So may problema nga ito. Tenth 10.1. So, una mga boss, i-check natin yung tangke kung may tubig mga yan. Kasi minsan pag may tubig, gano'n, naglo-loko yung computer. Daming cost ng air brake system mga boss. So, step-step natin na i-check. So, apag nga tayo ng preno. Isa. So, ang bilis oh. 9 agad. Pumaba. O, nag-warning agad yung preno. Pumula. Next. Pangalawang apak. Ang baba na siya. Siete na. So wala na, tatlong apak, wala ka ng preno, warning. So hindi maganda yung preno niya. I-update ko yung mga sa inyo mga boss. Wow, step-step natin, by step natin ang i-check ito. So, buksan lang natin 'tong mga boss.
pag may pressure to mga boss, i-check nyo rin to kasi apektado yan sa compressor ng motor ng hangin. Pag may pressure ito, ibig sabihin may tama yung cylinder head ng motor ng compressor. Ayan oh, may pressure, may hangin nga, kaya apektado yung radiator doon sa taas sa indicator, tumutunog, nagbabawas ang tubig dito. May pressure siya. Hangin, oh. So i-check natin to yung head ng motor. So nandyan yung head ng motor. Yan mga boss, oh, kung nakita nyo. So buksan natin yan. So ayan, nakangat na mga boss. So buksan lang natin to. Tanggalin natin mga pangibabaw. So buksan natin tong motor. So ito, tanggalan natin. Kahit inuna ko tong mga boss dahil ito may mga connection yan tubig papuntang makina. Kaya pag may sira itong head ng compressor ng hangin, so ang pressure ng nito pumupunta rin sa radiator. So kaya nagkakaroon ng pressure ang radiator. So unahin natin to para malaman. So buksan lang natin yan. Yan yung loob niya. So may tama na ito. So buksan lang natin ito mga boss. Tingnan natin yun dito. Kasi ito yung supply ng tubig. May tagas ito sa katong supply. So check natin itong sa loob. Yan ang itsura niya. So ito yung mga gasket niya at saka yung valve. So napansin ako dito, oh, yan ang putol. Isa rin yan sa mahinang magbigay ng hangin. Oh, kita nyo? Ito, oh, putol siya. Oh, putol na siya. Ito yung plate. Oh, putol. So papalitan natin to, isa rin coast yan. Ayan, so papalitan natin to mga boss para walang ano, may tama itong quench loop valve nya. So yan, oh. So yan, putol siya, oh. Ayan, kita niya putol. Ayan, kapiraso niya. Naputol siya. Wala na yung dito. So okay, wala, kung may spare sana, pwedeng i-repair to, pero so walang spare. May nabibili naman ito. So bibilan natin yan.
So may nakabili na tayo, Boss Plunger na bulb. So ito na yung gasket na bago. Ikakabit na natin dito, Boss. Lagay lang natin yung tornilyo ulit sa gitna. So malinis na to. So yan mga Boss, so binuksan natin. So may mga tubig nga. Ayan o, talsikan yung mga tubig yan, tinanggal ng kasama ko. So ito yung tubig na nakuha. Puro tubig. Yan, tingnan nyo. Ayan, ang tangke. Kaya dapat nyo i-check yan, mga tangke. Kasi nakakaroon po ng tubig yan.
yung mga drain plug. Ayan. So, antayin lang natin yung mga tuyo. Ayan. Check natin uli. Kaya nakaka-problema yung sa taas dahil nakakaroon ng tubig ang valve tanke. So, kailangan talaga i-check talaga. Sa ring coast yan ang mga nagluloko yung sa dashboard. Hindi nagkakaroon ng maayos. So, yan mga boss. Oh. Tingnan nyo yung tubig. Oh, dami, di ba? So, isa yung dahilan yan sa mga nag-ano sa indicator sa taas sa dashboard. Puro tubig yan. Kailangan nyo i-check talaga. So, karanda kanya, madami yan. Hinangin na hangin dito sa taas. Dumi. Grabe na. So, ito na yung bago. Pagkakasin yung bago.